Sa umpisa pa lang, sinasabi na natin, ini-establish na natin as our standard, sino yung authorized representative natin sa decision making, which is separate na tao yon. At sino yung authorized representative natin sa receiving? Mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. For life, standard, okay. Kung walang standard, ano na lang ang magiging buhay natin, di ba? So, importante yung standard. At ang topic ko natin ay tungkol sa BIR audit. Iyan. So, pag pinag-uusapan ng BIR audit, hindi alam ng tao na ang sikreto ng BIR audit ay naririto sa Revenue Audit Memorandum Order 1-2020. Yan lang ho yung sikreto. So, kung gusto nyong maging tax specialista, ako ay malapit ng mag-senior citizen na rin, wag ho kayong mawawala dito. Okay? So, kung gusto nyo kumita ng million-million, magkaroon ng professional fee na million, ito lang tinuturo ko sa inyo. Wag na kayong lumayo. Kayang-kaya ninyo kahit anong klase ng assessment ng BIR. Ako nga may assessment ditong hawak . Pakita ko lang sa iyo yung assessment. Nakakatuwa tong assessment ng BIR because maganda eh. Kaya gusto kong ipakita kung paano nila sirain ng utak ng mga Pilipino sa pamamagitan ng assessment. Pero napakasimple ng assessment, sir. Napakasimple. Ito yung assessment ng BIR na gagamitan ninyo ng RAMO 1-2020. Ayan po. Ito magandang pag-aralan . Disallowed insurance expense, kung nakikita nyo dyan. Ayan, lakihan natin. Disallowed insurance expense. Sabi rito, Schedule 2. Kasi, kaya ko to pinakikita sa inyo, ito yung wala sa standard. So, kung hindi nyo alam ang standard, hindi nyo kayang sagutin. Yun lang yun . Basahin nyo yung disallowed. Ayan . Ano nakasulat? Pakibasa mo nga, Ma'am Guia. Nababasa mo ba? Disallowed insurance expenses amounting to 111,907.39. Audit disclosed that you have claimed as insurance expenses in your income tax return or audited financial statements that were not included in your company's assets. Hence, this allowed as deduction from gross income for income tax purposes. In addition, you have recorded as insurance expense the payment for performance bond. Hence, this allowed as deduction from gross income tax purposes pursuant to Section 34A1 of the same code. So, kung hindi ka maalam, parang tama . Ha? Wala kang asset, pero meron kang insurance. Ang gamit din dito kung ano yung ginamit nila . Standard Section 34. Pero hindi yan ang topic natin, kaya mag-umpisa muna tayo sa standard para maintindihan yung mabuti ano yung tinutukoy ko. So, dito sa Revenue Audit Memorandum Order, merong limang standards na bago ninyo sana pag-aralan yung RAMO 1-2020, lalo na yung mga nanonood at nanonuri sa akin ngayon, basahin nyo maigi, intindihin yung policy direction. So, ang policy direction ay makikita nyo dun sa standard. Let us read. Kasi sa pagbabasa, mas marami kayong makukuha. Tapos kukwentuhan ko kayo para ma-relate natin sa totoong buhay. Basahin mo yung please, yung purpose and standards of audit. Purpose and standards of audit. The basic purpose of tax examination
is the determination of correct taxable income as defined by the tax code as amended, and other internal revenue tax liabilities of the person or entity whose return is being examined. Oh, ano ang standard, Ma'am Guia, sa pag-o-audit? Ano yung i-o-audit? Being examined, ano yung examine, return? Examine, return. So, hindi ine-examine ang audited financial statement. Yung summary release, hindi, return. Yan ang ine-examine. Next, standard. Ide-determine correct taxable income. At yung taxable income ay defined ng tax code. Ayun lang eh, ganun lang kasimple. So, huwag kayong mawawala. Pag nagkinokolektahan kayo, sasabihin ito yung taxable sales nyo, alamin nyo kagad ano yung definition ng taxable sale. At sino magsasabi sa inyo ng definition ng taxable sale? Ito yung tax code. That's the standard. Now, susunod, ano yung ino-audit? Tax return. That's the standard. O, huwag kayong mawawala doon. O, itutuloy natin pag-aaral natin. Second paragraph, Ma'am Guia. In conducting the examination, the RO's responsibility is twofold, to the taxpayer and to the Philippine government. Minimum standards of examination may be extended beyond the originally intended scope or beyond minimum requirements because of situations or facts not apparent at the outset. The extent of verification to be done in any single tax examination is a matter of auditing judgment for which no rigid guide can be established. Pwede silang mag-exceed, pero may minimum standard. Huwag kayong mawawala dyan. Minimum standard. So, pwedeng mag-beyond the minimum standard. Pero uunahin yung minimum standard. Ganun, ganun kayo dapat tumingin. Ganun ang pagtingin. Okay? So, pag hindi nyo ganun ang tingin ninyo, ay, laging mali. Laging mali. Kahit sinong konsultant, kahit lawyer pa yan. Ah, ang dami kong nahawakang kaso na ang nag-umpisa lawyer. So, lagi kong sinasabi, huwag ka maniwala sa akin. Huwag kayong maniwala kay Mr. Maestro. Paniwalaan nyo ang tax code. Okay? Kasi hindi kayo iiwanan ang tax code. Si Mr. Maestro, iiwanan kayo. Sure yun. Kasi, hindi ako mabubuhay forever. Okay? May hingganan, may expiration date. Pero ang tax code, habang may Pilipino, may tax code. Yan, tandaan yon. So, ituloy natin ang pagbabasa. Abuti na lang, nandito si Guia, tinutulungan tayo magbasa. Third paragraph. The degree of checking or scope of a tax examination may be influenced by an analysis of the taxpayer's accounting procedures and the results achieved therefrom, for they measured the credibility of the records and the degree of the existing system of internal control of the taxpayer. So, yun daw yung standard, internal control. Actually, walang kwenta ang internal control. Kasi pampadami lang yan ng dokumento. Ang pinaka-internal control, sa totoo lang, tax code. Kasi kung gagamit ka ng tax code, nakokontrol mo, hindi lang yung operation mo. Nakokontrol mo BIR. Totoo yan. Katulad nung pinakita ko sa inyong assessment, disallowed insurance expense, disallowed depreciation, disallowed amortization expense because hindi raw nakasulat sa balance sheet. Hindi nakasulat sa balance sheet, disallowed. Common sense. Gagamitin nyo itong standard. Okay. Sabi dito, tuloy kayong basa, standards refer to the criteria by which the quality or performance of auditing examination is measured. Ngayon, lumalabas na yung kaimportansya o significance ng pag-o-audit. Kung gusto mong i-quantify
yung quality ng audit ng BIR, pupunta ka sa standard. Ha? Pupunta ka sa standard. Kasi pag walang standard, paano mo ko qualify? Kaya maraming taxpayer sa buong Pilipinas. Napakadami. Pag binigyan mo ng assessment sa BIR, hindi na makatulog. Why? Hindi nila alam ang standard. Why? Hindi na kung alam ang standard, hindi ka alam i-apply. Kaya napakalaking business yung mga katulad nating tax specialista. Because kaya nating i-apply yung standards na nandito sa RAMO 1-2020. Napaka-importante ito. Ito yung umpisa eh. The following is the set of standard which should be observed by ROs in all respect, in all aspects of the examination. Antindi. In all aspect. Okay. So, kailangan natin muna umpisaan sa general standard. Tulungan mo ako, Ma'am Guia. Number one, general standards. Independence, in fact and in faith, or having an impartial attitude, must be maintained in all affairs relating to an examination in order to assure a fair application of tax laws, regulations, and rulings. Okay. The first standard is assurance. Ano yung ina-assure? Ano yung ina-assure? Fair application of tax laws, regulation, and rulings. Tax laws, regulation, rulings. So, ano standard? Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Ayan, ito ho ay isa sa mga nag-consult sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan yung aking mga lecture sa kanila. Nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot. At hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. May mga kasama na ho tayong mga lawyers, meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department, kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood. At paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andito po ang inyong tax specialista, nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account,
mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyong mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung sa level 1 may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2 may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3 makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo gagamitin ho natin para mapalaganap ho natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. Ano standard required na dapat nating malaman? Tatlo. Sinabi na rito eh. Tax laws, regulations, ruling. So, fair application. Lagi natin naririnig tong fair. Lagi natin naririnig yung fair. It's a legal term, ang fair. Oo. Ibig sabihin, nasa parameter ka. Ha? Hindi ka kung naglalaro ka ng patintero, ang objective mo makatawid dun sa parameter na binabantayan eh, ng kalaro mo. Dito, may nagbabantay din na kalaro mo. Ito yung BIR. So, nasa parameter sila. Hindi ka matataya ng BIR sa larong patintero kung hindi ka mag-o-over parameter. Yun yung tax code, regulation, and ruling. Sinabi na yung tatlo eh. So, ano kailangan mo para hindi ka mag-over the backod? Ha? Katulad kanina, sabi sa akin nung kausap ko, sisingilin ko yung value-added tax doon sa kliyente ko. Kasi sabi nila, subject ako sa value-added tax eh. Sabi sa akin. Sabi ko, sino nagsasalita? BIR. Pag hiningi mo, sinasabi mo sa registration mo, non-BAT ka. Tapos ngayon, sinasabi mo, kukunin mo yung BAT at ibibigay mo sa BIR. Ikaw ako, nagko-confess ka na ako na ikaw ay subject sa BAT. Ang ino-audit lang ako sa'yo ay 2019. Ngayon, pag ginawa mo yan, simula nung nag-business ka ng 2010 hanggang 2021, hindi mo ginagawa. Pero gagawin mo ngayon kasi sinasabi ng BIR. Kasi mabait siya sa'yo. Ikaw ako, nag-they are playing ano eh, bad cup, good back, good cup. Tapos sabi ko, pipirma ka pa. Ano pinapipirma sa'yo para daw mag-200,000 lang babayaran mo? Sworn statement. Oh, alam mo ba ibig sabihin ng sworn statement? Hindi. Because yun ang standard ng BIR. Hinuhuli ka. Pag nag-sworn statement ka, lumabas ka na ngayon doon sa parameter. Nung lumabas ka sa parameter, binigyan mo yung BIR ng evidence. Yun yung sinasabi. Ina-apply nila yung evidence para magkaroon sila ng pantaya sa'yo. Pag nataya ka, milyong piso ang lalabas sa'yo. So, huwag ka, yun na, assure. Ito lang yung ating pag-uusapan. That's the general standard. That's the general standard. So, itong mga standard na to, hindi naman yan, ikaw mag-a-apply, kundi i-a-apply mo, i-a-apply sa'yo nung revenue officer. So, kung yun ang i-a-apply sa'yo, mauna ka na. I-apply mo na sa sarili mo. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Number 2, Ma'am Guia. Number 2, professional skill and ingenuity must be exercised in the performance of the examination and the preparation of the report. Okay, there are all, again, two standard. Performance and preparation. Performance and preparation. Questionin mo yung sarili mo. Paano nag-examine? Ano yung report? Kasi kung alam mo yon, yung examination is journey. Okay? From Quiapo to Laguna or Calamba. That's the journey. That's the examination. Yung pagpunta mo sa Laguna, destination, that's the result of the examination or report. Nandiyan dito na lahat sa RAMO 1-2020, yung pinag-uusapan natin.
Ako, ito, tip. Nag-uumpisa ako sa report ng BIR. From the report, nag-move backward ako. Talaga yan. Ganyan ang ginagawa ko. Ito yung report mo, ito. So, ang pagagawa ko ngayon sa taxpayer, dito sila dadaan. Unahan mo na. Bago sila makarating doon. Para pag dumating sila doon, wala silang report. Yun naman, kasi ang mangyayari niyan, kung may report sila, kawawa ka. Kung wala silang report, panalo ka. Kasi wala silang report. Diba? So, ang objective, wala silang report. That's the standard pagdating sa taxpayer. Number three. Issues should be raised only when, in the RO's opinion, they have real merit and will contribute to the proper determination of tax liability. Ganito ang diskarte dyan. Bago sila umaksyon, action ka, ikaw yung mag-implant sa utak ng RO nung mga statement na nasa loob dito ng RAMO. Para, sabi ko nga, there are three rights na dapat mong gagawin. Kasi hindi naman ito i-apply sa'yo kapag walang audit. Kahit naman nagsasalita tayo dito, wala tayong mga letter of authority, nag-o-audit ang BIR. Diba? So ako, naka-prepare ako dyan. Anong prepare ko? Ha? Andyan si Alin Yu, magaling na consultant to, ha? So, ano ang gagawin natin? Okay? Sinasabi dito, proper determination of tax liability. Para hindi mag-over the backboard or over the fence itong mga revenue officer, ini-establish mo na yung dadaanan nila. Ibig sabihin, nililinis mo na yung damo. Kasi pag maraming damo yan, baka maligaw eh. Pag naligaw yan, ikaw rin yung masasaktan at the end of the day. Why? Mali yung report nila. Pag mali yung report nila, sino yung magtatama? Di ikaw. O di sa umpisa pa lang, itama mo na sila para wala kang itatama at the end. Diba? So, yun yung ating standard dito. And number four, ma'am, Guia. The confidential nature of all information pertaining to any assignment must be strictly observed. Nako, ito yung gustong-gusto ni Ma'am Alin Yu. Section 270, confidential information. So, that's the reason why, sa umpisa pa lang, sinasabi na natin, ini-establish na natin as our standard, sino yung authorized representative natin sa decision making, which is separate na tao yon. At sino yung authorized representative natin sa receiving. Two important aspect of dealing with BIR officials. That's our standard. So, para itong standard ng BIR, kung kani-kanino nila ipapareceive yung letter of authority nila o yung mga notices nila, hindi nila magagawa. So, pag hindi mo na-receive, wala kang liability. Kung hindi mo na na-receive, tapos binigyan mo sila ng pagkakataon, ipareceive nila sa barangay, ikaw yung may liability. Mamaya, makakuha kayo ng lawyer na ang ginagawa ay tagalagay. Babae pa yung lawyer na yun. Tagalagay lang ginagawa. Kakawawa naman yung tatay na. Okay. So, tuloy natin yung ikalima. The RO must exercise professional care, ethical behavior during the performance of audit. Professional care, ethical behavior. Ang ibig lang sabihin dito, dapat ire-respect ng RO ito. I-download nyo yan. Again, i-download nyo yan. Kailangan nyo yan. 53-2010. Hindi ko yan di-discuss. Pero, sooner or later, alam nyo naman, hindi kami ni Guia, partner ko si Guia, si Lovely, si Emelio, i-re-release ko na lang sa aking YouTube tsaka Facebook yung mga lecture ko, yung mga maliliit na lecture. So, ito yung simula ng pag-re-release ko. Tuturo ko talaga. Okay, yan. Ito, pinakagusto ko eh. Standards of preliminary planning. Ang ibig palang sabihin nito, itong mga revenue officer na to, bago pumunta sa'yo, meron ng nagawang plan. Ang problem at ang sikreto, wala silang ginagawa. So ngayon, since wala silang ginagawa,
may problem na kayong kagad sila doon sa ethical professional care and ethical standards, 'di ba? Ethical behavior. 'Yon yung pinag-uusapan diyan. Meron na kagad tayong panlaban sa kanila kasi hindi nila in-exercise yung due professional care and ethical behavior. Let us start reading number 1, Ma'am Guia. Number 1, sound judgment should be exercised in determining from assigned tax returns and financial statements those accounts which are most likely to contain areas of non-compliance and where the focus of the audit should be directed. So, ang hinahanap dito, standard of planning, non-compliance. Okay? So, kung yun yung kanilang area of concern, actually major concern yun. Ha? Ito, ang ganda na mag-analyze tong anak kong si Emelson. Napaka-ano. Sabi niya, Dad, tingnan mo, yung LTO versus BIR. Bago ka bigyan ng driver's license, ang ginagawa ng LTO, may practical test at saka merong mental test. Di ba? Magte-test ka eh. Ang BIR ba bago ka bigyan ng COR, binigyan ka ba ng tawag nito, actual test at saka written test? Wala. Sa LTO, pag ikaw nahuli ng maraming beses, ang gagawin sa'yo ng LTO is paatinin ka ng seminar para hindi mo magawa yung mga nagawa mo pagkakamali. Ang BIR, mas gusto nilang nagkakamali ka taon-taon. That's the problem. The more you comply not with the tax code, the better para sa kanila. The betterer. Okay? So, ngayon, napakadali naman ito, sir, mga bossing ko. Kung mag-uumpisa kayo bilang mga tax specialista, I suggest, dito kayo mag-umpisa kasi pinag-uusapan non-compliance eh. Okay? Mag-umpisa kayo dito. Iyon. Ako napaka-generous ako. Sinasabi ko yung mga strategy ko na sa inyo eh. O yan. Download nyo lang yan. Diyan kayo mag-umpisa. So that, yung mga nakasulat dyan na listahan ng mga violation, i-apply nyo na. Kasi yun ang hahanapin eh. Yun yung result. Eh, di punta kayo sa journey. Diba? Okay. Advanced planning of work schedules with reasonable accuracy is essential for the effective use of time. Ang galing, oh. Ito ngayon yung standard. Reasonable accuracy. So that's the key. Para atakihin mo ngayon yung bureau. Para maging competitive tax specialist ka. Para alam mo, i-predict kung ano mangyayari. Diba? Ganun eh. Ako, napipredict ko ano mangyayari sa isang taxpayer pagkakita ko pa lang ng deficiency tax assessment. Eh. Alam ko na kagad kung anong magiging deficiency tax nito. At alam ko rin, sa umpisa pa lang, wala pa lang letter of authority, sinasabi ko na kagad kung anong dapat gawin. So that mamitigate kung ano man yung bad measures na mangyayari. So, again, ang pinag-uusapan dito, the secret is, the standard is, reasonable accuracy. So, kung kailangan mo ng reasonable accuracy, number one, kailangan mo ng tools. Available ang tools. RAMO 1-2020. Number two, skills. Ano yung skills? Sinabi na rito, yung standard. Fair application. Fair application. Number one, tax law. Tax code yun. Wala tayong magagawa doon. Number two, regulation. Ano yung regulation? RAMO 1-2020. Yun lang. Busog ka na, sir. Di ka magugutom sa tanang buhay mo hanggang may BIR. Number three. A general audit plan should be formulated in each case prior to contacting the taxpayer, which includes the identification of possible risk areas, development of issues suggested by the return, financial statements, third-party data, and other information. The following steps may be included in the work plan. Letter A.
prepare an audit plan and checklist of requirements. Secure documents or information available within the bureau. In example, tax returns, third-party information, etc. Draw up a list of questions to be asked from the taxpayer. And letter C, identify other agencies or offices where the RO can have access to their records if the taxpayer cannot present the documents requested. Okay. Kaya very important yung tinatawag kong request. Masyadong makapal to. For immediate audit. Isa ito sa mga structure na ginagamit ko para makontrol ko. Kasi may, katulad ng sinabi ko kanina, may tatlo kayong right. Ayan. Right to, number one, control. Number two, monitor. And number three, participate. Walang, sa tanang, sa 35 taong ko ng pagpa-practice, 35% yung sinulat ko, eh, bihibihira ang nakikita kong gumagamit ng kanilang karapatan. Ibig sabihin, wini-wave nila yung karapatan nila. Participate, control, monitor. Nakasulat na dito sa number 3. Lahat niyan. Saan papunta yung audit? Ano ang tools ng audit? Returns, financial statement, third-party data, and other information na makukuha daw sa other offices and agencies. Yun lang. Okay. Identify mo to. Ano ba yung opisina na sinasubmitan mo? Napakadami. Napakadami. LTO. Passport. DFA. Ano pa? Central Bank, AMLA. So, yung mga bagay na doon, dapat maging aware ka. Kasi doon kukunin yung mga records mo. Okay? Returns. E di check mo yung returns mo. I-validate mo yung correctness. That's the standard. Financial statement. O, anong klaseng financial statement? Tax base ba? Tax basis? Financial basis? GAAP basis? Managerial basis? Mamili ka, sir. Alin sa iyo, alin doon yung nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo taon-taon at hindi ka pa rin nagre-rectify, di ba? Ay kabaliwan na 'yon. And of course, checklist of requirements. Ang checklist of requirements sa audit plan available. Itong dalawang 'to, available 'yan. Sir, saan makikita? Nasa RAMO na. Nasa RAMO. At turo ko na rin nga sa inyo. Nasa RAMO na, buburahin ko lang to, ito kailangan ninyo. Kasi ito yung cradle of civilization. Tapos nasa RAMO na rin. 1-2020. Ito pinag-aaralan natin. Saan nando doon yan, sir? Nasa likuran. At yung huli, nandi dito. O yan, binigay ko na sa inyong lahat. So, yung lecture ko ngayon, tapos na. Susunod, bukas, meron ulit tayong alas 7. Kung gusto nyong umaten, salamat. Kung gusto nyong maghikayat para marami pang makaalam, salamat din. So, yun lang. So, with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, manatili kayong vigilant. Pag-aralan ninyo at lagi nyong gamitin yung tatlong rights nyo. Participate, control, and monitor. At fair application of tax laws, regulations and ruling. With that, see you later and have a good night and good sleep today. Guia, see you later.